Mga kablo, let's me again, I'm back to Stop TV channel po. Buhay ako dito sa Bansa South Korea. Ito po yung aking episode. So sa mga viewers dyan, sa mga bagong subscribers dyan, at saka sa mga luma, shoutout po sa inyo lahat. Mega love shoutout po, araw na naman po na Sabado ngayon. So mga kablo, for today's video, kakaout lang namin ngayon. So mamamalengke tayo na naman, puro na lang palengke. Lalo, bibili tayo ng hukay-hukay dahil syempre, nagpapalit na ng panahon eh, kailangan na natin bumili ng mga manitipis na isusuot natin dahil summer na. So, it means, bibili tayo ng mga t-shirt, titingin tayo, tama, ukay-ukay lang. Yung mga ukay-ukay dito, masyadong branded pa, bago pa, hindi talaga as in, gamit na gamit. Ano siya, use but not obvious. So, tara, samahan nyo ako mga kabulol. So guys, araw na Sabado ngayon, ibig sabihin maraming uuwi ng mga kurikong sa kanilang mga bahay dahil karamihan sa mga nagtatrabaho kasama namin ng mga kurikong eh yung bahay nila nasa Seoul City sila sa mga apartel. Walang bahay talaga na literal na bahay sa atin na bibili ka ng bahay tapos mag-aalaga ka ng manok. Talagang as in andun na lahat. Dito hindi. Yung bahay nila rito kung sa ating subdivision, palawakan na lupa, palakihan na lupa. Dito hindi. Pagandahan ng ano dito, apartel. Dahil nasa apartel sila. So umuwi sila sa kanilang mga bahay. Kahit malayo, minsan na Lunes hanggang Biyernes natutulog sila sa company, sa factory namin. Pagdating ng araw na to, Sabado, minsan wala kaming pasok sa Sabado, hanggang Biyernes lang, nauwi sila sa ano, sa bahay nila, Biyernes pa lang. Saka ngayon na medyo seasonal kasi yung mga ibang factory dito, minsan sa ganitong panahon at saka month, medyo mahina talaga. Minsan hanggang Sabado lang yung trabaho ng iba. Hanggang Lunes, matatapos ng Friday. So wala na silang pasok Sabado Linggo. Kami, eto madalang lang nakaisa ako ngayon, meron kaming pasok Sabado, so consider nyo overtime to mga kabulol. Tingnan nyo mga kabulol oh, kaya dito talaga napaka ano, dito napaka higpit. Tingnan nyo mga bakal bakal tanso tanso aluminum yan oh, talagang walang yan, tulad yan bakal yan, bukod sa malalaki talagang walang magnanakod dahil ang bigat. Gugong barili kita sa mukha eh. Sabi ko po ba sabihin eh, ibang iba talaga rito sa ibang bansa. Nakakalungkot man isipin na naikukumpara ko dahil sa atin talaga yung disiplina talaga yun, yung naiiba. Although marami rin naman ang may mga Koreanong kurikong na hindi disiplinado dito, pero pagdating sa mga bagay na ganyan, nagdadalawang isip silang kumuha o magnakaw in short, sinasabi ko. Sa atin, kahit cable ng kuryente, cable ng telepon, PLDT, talagang kinukuha yan dahil ibebenta nila sa hirap nga naman ng buhay. Lalo na nagpandemya, nawalan ng trabaho yung mga karamihan o marami. Siyempre kailangan nating mabuhay. Nakakalungkot man na isipin kahit sa masamang paraan eh, pinapatulan na o ginagawa na ng mga kababayan natin. Sarap maglakad mga kabulol kasi makulimlim. Gusto ko sanang mamalangki kanina, umalis kanina umaga, pero tinamad tayo dahil sarap ng tulog natin kasi misal lang tayo makatulog ng mahaba. Tsaka may pasok pala kami kanina. So, ngayon ako umalis dahil gusto ko magpahinga bukas. Sabi, tingnan niyo yung mga puno. Dati kalansay lang yan. Ngayon, nag-change gear din sila. Bulol na naman. So, mag-winter na. Mag-winter. Magsa-summer na. So, panahon na ng mga taga... Sibul ba tawag dito? Sa Tagalog. Panahon na naman ng ano.
mga puno, magsilabasa yung mga dahon nila pagtatanim. So ito yung buwan na to. So kaya guys, sa mga nanonood ng video na to, sa mga solid na viewers ko dyan, kung papunta na kayo rito, nangangarap kayong mag-apply, huwag kayong mamuli ng maraming damit. Huwag kayong magdala ng maraming damit. Magdala kayo maraming underwear, yan. Kasi mahal dito yung underwear. Tsaka kalimitan dito yung underwear, hindi tulad sa atin. Dito, boxer, ang binibenta nila dito. Makakabili ka ng ganun sa mall, pero dito sa mga supermarket dito, sari-sari yan, o minsan may nagtitinda. Pero ano siya, tawag dito, boxer. So yun ang maraming dalhin nyo. Yung mga t-shirt, pag summer, yung mga jacket pag winter, madami kang mabibili rito gaya na sabi ko. Napakamura lang. So dito guys, may mga kababayan tayong ang negosyo ukay-ukay. Binibili nila rito ukay-ukay, tapos ipapabox nila sapatos, damit, pantalon ng mga branded. Gamit na, pero talagang parang sabi ko sa mga siguro 3 o 5 beses lang nila na isuot. Konting linis lang, bagong-bago na. So kaya papakita ko sa inyo mga kabulod, pupunta tayo sa ukay. Ang daming ukay-ukay dito. Yung mga napanpanood kong ibang mga vlogger, talagang binablog nila, ginawang business. Talagang namimili siya ng madami sapatos, tapos papadala sa Pinas. Sa Pinas naman yung mga pamilya niya, binibenta nila. So ginawa nilang negosyo. So sa mga interesado dyan, kung may mga nagbabalak o idea na pasukin yung ukay-ukay na negosyo, so dito makakabili kayo, at saka maganda rito. Mamaya pag uwi ko, ipapakita ko, pipicturan ko, ilalagay ko dito yung mga nabili ko sa ukay-ukay. Mayroong Nike, mayroong Vans, mayroong Converse, at higit sa lahat, nakabili ako ng Jordan shoes. Tama, bagong-bago pa. Yung mga Koreano kasi minsan hindi nila nagugustuhan yung mga binibili nila. So ang ginagawa nila eh, binibenta rin nila, o kaya mas ang tawag dito, binibenta nila mababa ang presyo. Pag naka-chamba ka, na-champuan mo kasi ibang mga kurikong dito, matatanda. So hindi nila alam yung mga ganung branded na shoes. Bisa na ibebenta nila ng napakamura. Kasi madala lang may alam sa mga branded shoes ng tulad ng Adidas, yung mga LeBron, yung sports na shoes ng mga NBA star player. Bisa binibenta nila napakamura. Ang alam nila yung Kappa, North Face, at saka Lee Cup, at saka Under Armour. Dami, sarap. Yung ibang mga bagong dating, bumibili sila ng mga scooter, motor, bike. Pero ako, mas maganda yung naglalakad ako, kasi feeling ko mas napapagod ako kapag nakabike. Namili ka, ang bigat-bigat sa paa pag nagpapadyak ka. Guys, sarap talagang ano na. Nagkakadaon na yung mga puno. Sarap ng hangin. So guys, siya nga pala, good news na naman ang Korea, starting bukas, starting bukas hanggang Lunes, hanggang ano na, pwede ka namang hindi magsuot ng face mask, hindi na siya mandatory. So, dineclare na ng government ng South Korea na pwede ka nang hindi magbas kahit sa mga pampublikong lugar, sa simbahan, sa restaurant, sa mall, kahit saan, sa bus. Pero nasa sa'yo kung gusto mong gumamit pa rin. Pero iba na nakasigurado siguro, kung hindi ka naman ganong hassle, pwede kang magsuot. Sa tindi ng dulot ng virus, talagang madami ang naapektuhan talaga. Kasi isa sa mga binabudget ng mga tao po natin, yung mga pambili ng mask, hindi yun ba? So ngayon na talagang ano, hindi ko alam ito, kung ito yung kauna-una ng bansa sa Asian country na tinanggal na nila ang pagsusot ng yung ruling nila, yung patakaran nila na pagsusot ng mask, na dapat automatic nakasuot ka mask paglabas mo ng bahay. So ngayon, actually ngayon pwede na magtanggal, pero siguro hindi ko muna isusot mo muna para sa ating safety na rin. Pero sa mga kababayan ko dyan na nag-aasikaso na, so may mga tentative date na, may flight details na. So guys, extra triple, tatlong beses dapat ang ating mga pag-iingat, dahil hindi pa tayo nakakatiyak, hindi pa kayo nakakatiyak. So kailangan nyo mag-iingat talaga. Marami tayong mga kababayan na pagdating sa airport, pag-test ng PCR test, nagda-negative sila, ay positive sila. So extra ingat mga kabulol. Pagawaan ng mga linoleum,
yung sa kabilang factor yung dinaanan natin, mga kablod. So mamaya na lang, mga kablod, malapit na tayo. Sarap kasi maglakad. So mamaya pupunta tayo doon sa bibilang ko ng ukay-ukay, pipili tayo ng mga damit, t-shirt na mapantrabaho, kasi sa amin sobrang init. Kulang 4 na t-shirt sa isang araw. Sobrang pawis, kailangan natin magpalit. So tingin tayo, mga kablod. So malapit na tayo, mga kablod. Dito yung Palgory. Iba naman yung way natin pag pumunta tayo sa Sing Sing Mart. Paano po yung padiagot po yun. So ito, guys, malapit na tayo. Ito, dun tayo bibili ng ukay-ukay. Actually, mas marami sa Degut eh, sa Degut Sagor eh. Pero mas mura dito. Lakas ng hangin, sarap. Tara, pasok tayo, mga kablol. So yan, mga kabulo, nakabili tayo ng ukay-ukay. So nakita nyo naman, sama-sama na dun, sapatos, pantalon, t-shirt, jacket, tsaka bag pang babae. So andun na, sama-sama na lahat. So isa lang to sa pinasukan kong ukay-ukay. Maraming ukay-ukay sa Degut, dun sa pinamimilan nating Sing Sing Mart. Pero dito malapit lang sa amin to, kaya pwedeng lakarin. Kaya yung mga nagbibusiness sa atin sa Pilipinas, o yung mga Pilipino dito, Pinoy, na ganito yung pinasukang negosyo, eh talaga naman napagaling nila. Biruhin mo talaga nga, bibili sila dito tapos ipapabox. So pagkatapos nila eh, pag na-receive na sa Pinas, so pwesto na lang ang hanapin nila. So magaling nga ang idea yun, mga kablod, sa mga nagbabalak dyan, kagaya na sabi ko. So anyway, pupunta tayo dun, mamamalengke tayo. Diyan tayo namimili, Asia Mart. Mayroong ano, halal po dito, mga kablod, sa mga Muslim dyan. Lahat andito na, Thailand, Vietnam, Cambodia, Nepal, Philippine food, andito lahat. Pasok tayo, mga kablod. Sabado ngayon, ang dami ngayon. Daming foreigner.
Dito. Century tuna, 2,900 flexin oil. Kuha tayo isa. Yan, may tuyo. Tomato sauce. Mahal ng tomato sauce, 4,000. Rino Gatas. Sardinas. Hello? Black label. Pag-uwi sa Pilipinas siguro. Oh, doon tayo bibili. Mag-ipon tayo ng bote. Johnny Walker red label. Ito, nakapamili na tayo. Yung pinamili natin, more than ano to, 2 weeks. So guys, ayan ha, yung pinamili natin iba, stock natin na ano, pwede na natin nga magamit ng mga hindi lang sa loob ng isang linggo. Tulad ng binili na natin ano, yung tawag dito. So guys, sa mga ibang nakakapanood sa aking mga videos, so ito yung ginagawa namin na weekly routine na to. So, namamalengke kami kasi tawag nga dun, pag wala kang pasok ng Sabado at saka Linggo, syempre, sa amin yung pagkain hindi po libre. At saka mga nagre-request sa mga nagko-comment sa mga video ko yung ano daw yung mga ginawa ko, kaya tip para makapasa sa exam. At saka
i-vlog ko din po yung mga bagay na ginawa na ginagawa natin. At saka yung mga nagko-comment kung magkano lahat ng nagastos ko hanggang sa makapunta po ako dito sa South Korea hanggang sa pag-apply pa lamang. So, nasabi ko na yun na nag-reply ako sa mga comment po ninyo, pero titignan natin kung magagawa natin ng video yan. Also, may ginawa na ako ng video patungkol sa bagay na yan, sa concern na yan. So, panoorin nyo na lang, repeat na lang kayo, mag-back view na lang kayo sa mga previous video na ginawa natin, mga kabulol. Mga kabulol, dito ko natatapusin to dahil medyo mahaba-habang lakaran to. At saka, mga kabulol, sa mga kagaya ko dito na nasa Korea o hindi lang sa South Korea, kahit saan man sulok ng mundo, na kagaya naming OFW, mga kabulol, sinasuggest ko pagdating po sa ating kalusugan, huwag po tayong magtipid pagdating sa pagkain kasi tayo naman ang makikinabang niyan. Dahil ang katawan natin, ito yung puhunan natin dito sa abroad upang magampanan natin yung pang-araw-araw na ginagawa natin trabaho. Alam ko, di ganun kadali ang pagtatrabaho dito sa bansang pinuntahan natin, lalo na dito sa South Korea. Sa mga kagaya kong mahirap na trabaho, kailangan natin yung lakas ng pangangatawan natin, mga kabulol, at saka mag-vitamins. Huwag natin tipirin, mga kabulol, sa mga bagay kasi pag nagkasakit tayo dito, mababaliwala lahat ng mga pangarap natin. So kailangan natin ng talagang lakas ng katawan natin. Dito tayo kumukuha para gamitin sa pang-araw-araw na mga ginagawa natin kung ano man yung trabaho natin, mga kabulol. So mega love shoutout sa mga Christop TV viewers dyan, sa mga bagong subscribers tsaka sa mga luma. Na-appreciate ko yung mga video tsaka sa mga na-appreciate ko yung mga video. Na-appreciate ko yung mga panonood nyo sa aking mga video. Ay, bulol na naman si bulol. So magkita kita tayo muli sa gagawin kong video. So mag-ingat po kayo, stay safe. Lagi ko po sinasabi sa inyo, mga kabulol. Ano mang bagay ang nangyayari sa buhay natin, everything happen for a reason, mga kabulol. So may planong nasa taas para sa atin. So, hanggang sa muli, mga kabulol, ito na naman ang Buhay Abroad episode ni Christop TV Channel dito sa bansang South Korea. So ingat kayo, guys. At bago ang lahat, huwag po sana ninyong kalimutan, kung ngayon ka lang, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe kayo sa akin channel. Pakilike yung bell button para manotify kita sa mga bagong videos na ina-upload ko. Yun ay kung nagugustuhan mo ang mga video ko at nakakatulong sa'yo. At i-share mo na rin, mga kabulol, para na rin lumaki tayo at marami tayong matulungan ng mga kababayan natin na nangangarap na makapunta rito sa South Korea. Annyeonghaseyo! Malapit sa mga nangyayari.